Mot, tinira si J-Black sa laban nila ni Pistol. Event ng Motus, exciting ang main event. Thirdly, sinabi na Anday lang bakit hindi tumuloy sa PSP. At reaksyon ng mga MCs sa pagtira ni Akata kay Andrew E. So tara. Naging dikdikan nga ang laban sa pagitan ni Mot at Pistol. Naumantong pa nga sa 5-2 ang boto ng mga hurado. Ayon nga kay Target ay kahit sino ay pwedeng manalo. Ganun kadikit ang laban. Ang boto ng hurado 5-2 manalo si Mora! Sa video nga ni Target, dito ay nagpasilip siya ng konting clip sa nangyaring laban. At dito nga ay tinira ni Mot si J-Black at nilapitan niya pa ito. Nilapitan si J-Bo. Pero kung bakit nakamabit ito, di lang yung basta talabas na gramahan. Bilang dayo, inisip niya yung galit ng Cebuano, baka sa tahas pamatakan, o sa labas mapakapang, nataranta lang talaga, baka mabas nga na naman. Kaya nga siya hasgulan na Russian malamang. Sa kabilang balita naman, lumabas na nga ang lineup ng Revolution 3 na mula sa Liga ng Motus. Gaganapin nga na sabing event sa July 20 ng taong kasalukuyan sa lugar ng Baras, Rizal. Sa lineup nga kapansin-pansin na nakakasabik itong mapanood dahil nga maglalaban si Husky at Shaboy sa main event. Alam naman natin na minsan na nag-cross ang landas nila sa entablado ng flip-top sa labang Sardeo at Husky. Ngayon ay sila na mismo ang maglalaban. Nakaka-excite ito dahil alam naman natin na may style silang pareho na masakit mag-real talk. Sino na naman nakaaway sa'yo? Eto eh! Sino nagsasabing walang jowa to si Deo ngayon nandito na ako? Oo! Ha! Nandito na kaming dalawa! Nagtawag pa ng katulong na baboy! Sinisira niyo yung liga! Hindi ka makakapasok dito, Shaboy! Sa kabilang balita pa, sa mga hindi nga nakakaalam, ikakasa nga sana ni Mr. Pibus ang labang sa Aki Burst 30 sa Davao. Pero sa paglabas nga ng official lineup ng PSP, ay sipukuda na ang kalaban ni Saki at hindi na si 3D. Kaya nga maraming napatanong kung anong nga bandailan at hindi tinanggap ni 3D ang nasabing matchup. Sa pangangalap nga natin na impormasyon ay napag-alaman natin na may paparating na laban pala si 3D sa flip-top. Bago tayo mapunta sa huling balita mga kuis, mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xBet. Ang 1xBet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo at sila din ang may pinakamalaking casino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag-cash in dito gamit ang GCash, Maya, crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa una nyong deposit. At sa uling balita, nagtrending nga ang pagtira ni Akata kay Andrew E. Kaya dito ay inalam natin ang mga naging reaksyon ng mga battle MC sa ginawa na ito ni Akata. Wala sa grupong Asal Salbakuta ay kung DW, yan ay V for Vendetta! O, akin nyo na yung peta! Ang baho ng tutang to! Ako, wala akong pakialam kung Pucho o Andrew E. Tawagin mo yung uya mo! Damn! Grabe si Akata rito. Pakiramdam ko eh, ito pinakasalbahing karakter ni Akata. Etong battle niya kay Sixth Threat, masyado siya ano rito. Minura niya si Duterte, pati si Andrew E. Pana niya na. Alam mo yun, kasi tawag ng iba kuya eh, pero dito pooch. Grabe yun, pati pagiging DDS daw ni Sixth Threat. Sobrang ano, sobrang brutal ni Akata rito. Pero may personal kayong inis? Halata tuloy na kayo'y malulungkot na sa buhay panayngit-ngit. Kaya yung mga pinambabato nyo sa mga punong mabunga ay bunga ng inggit!
Kamukha mo si Master Pito. Di ka ba nagpapaahit ng bigote? Mukha ka rin dito. Naging rep in DW? Sobrang kuwela. Sumama sa mga toxic Pito from lumang skwela. Toxic Pito? Eh, nangyari. Mga tao ang gugulo, nakakulong sa sistema. Pag nalasing, manggugulo na lang ng eksena. Kaya ang makawala sa grupong Asal San Bakuta ay kung DW, yan ay B for Vendetta. O, akin yun yung peta. Ang baho ng tutang to. Ako, wala akong pakilam kung Pucho o Andrew. Tawagin mo yung kuya mo. Hindi ganun ka-effective si Akata ngayon, no? Dito, no? Actually, marami siyang malalakas na laban, pero pang pinakamalakas siya talagang performance yung laban niya kay Badang. Ngayon, parang hindi siya nagiging effective, eh. Walang ya siya, sobra, kasi Akata. Akata is Akata. Kaso, parang hindi siya effective ngayon. Kasabay pa napagod na rin yung crowd. Sayang. Magandang match-up, mali lang siguro yung lugar. Yung oras, ganun. Sayang, sayang. Yung initiation, pahihiyan ko pa kayo without tabi-tabi po! Lunggalong song, reference yung ginamit niya. Sayang, hindi ganun ka-effective si Akata ngayon kasabay pa ng pagod na rin yung crowd. Mali yung napiling angulo ni Akata. Hindi siya pampamukol para kay Sixth Threat. Ayun lang naman. Kaya siguro hindi ganun kalakas din yun. Kaya pala ang panghipanghi nyo. Magra-rap ako without bas-bas mula sa mga sabi-sabi nyo. Hindi ako re-respeto sa Donggalo. Baka ihiyang ko pa kayo without tabi-tabi po. Donggalo song, reference yung ginamit niya. Sayang, hindi ganun ka-effective si Akata ngayon kasabay pa ng pagod na rin yung crowd. Mali yung napiling angulo ni Akata. Hindi siya pampamukol para kay Sixth Threat. Ayun lang naman. Kaya siguro hindi ganun kalakas din yung bitaw niya at hindi ganun ka-effective sa tao. Dahil hindi pa... para sa akin, mali yung napili niyang angulo. Hindi siya para dyan. So kung kayo ba ang tatanungin, okay lang ba yung ginawa ni Akata na pagtira kay Andrew at Donggalo? O dapat hindi niya na ginawa yun? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.